Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at mga Filipinos overseas. Magandang umaga po sa inyo mula sa Maynila. Bago ho tayo mag-umpisa, importante po makilala niyo kung sino ang aming mga community service partners. Sino sila? Kilalanin. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa mga nagtatanong kung saan po matatagpuan ang aming tanggapan, kami po ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue, Ritual Center sa Quezon City. Umaga pa lang mga boss, bukas ng aming tanggapan at sinisiguro po namin na huwag pong pakalat-kalat yung mga complainant po namin dahil nagagalit po yung mga karating opisina sa tabi po namin, mga reklamador. Kung minsan dumadami po talaga at salamat naman ay kung minsan iba nakakaunawa. So, trabaho po namin mag-imbestiga. Hindi po kami tanggapan ng gobyerno. Public service ay para sa mga public servant at public servant nasa loob ng public office. Public servant, public office, and public service are for people within the government. As sinasabi po natin, public office is public trust. We are not a public office. We are a private entity, non-government. Tumutulong po kami. That's why we call this community service. Ang nag-iisang pambansang sumbungan na nag-iimbestiga, marunong pong mag-imbestiga, suri, at binabangga po namin kung sino gusto makipagsubukan. Tulong at servisyo, may tatak-tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag! Tool po. Ito po'y hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Mag-inang PWD, sinigawan at dinuro na may-ari ng isang cafe restaurant sa Malabo. Batang guro na galit sa group chat. Principal, sasampahan daw siya ng kasong cyberbullying. Dalawang paslit tinangay ng kanilang ama, ina at lolo ng mga bata na nawagan sa bitag. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Umpisahan po natin, ano? Hindi po kami marunong magdeklara ng giyera sa City Hall o sa mga tanggapan ng gobyerno. Subalit kapag kami hinamon at sinubukan, kaya po namin magdeklara ng giyera kahit sino pa kayong mga Poncho Pilato. Lalo-lalo na kapag kayo hinalal at niluklok sa inyong mga tanggapan sa pamamagitan ng boto. Kayong tinatawag na public servant. Kayong mga in-appoint dyan sa mga city hall, trabaho nyo dahil si Misweldo kayo sa taong bayan, mula sa kaban ng bayan, huwag kayong magmamalaki sa amin. Kami, hindi po kami taong gobyerno. Trabaho po namin mag-imbestiga. At ang pag-iimbestiga namin, katotohanan, magkabilang panig, kinukuha po namin. Ayaw po namin, sinusupladahan kami. Mayor Joy, nanunod ka ba? Joy Belmonte, nakikinig ka ba? Want you to listen carefully. Kahapon, alas 10:30 ng umaga, habang ako'y nagpapahinga, biglang nakatawag ako, nakatanggap ako ng tawag sa aking cellphone. At sa caller ID, lumalabas sa screen ng aking cellphone, Joy Belmonte. Siya po. Nakalagay ang pangalan doon sa aking cellphone na hindi ko po siya kilala, hindi po ako wala po siya sa directory ko. Sa anumang kadahilanan, si Mayor, kausap ko sa linya, galit na galit si Mayor Joy, kinakagalitan ako. Mayor, meron ba tayong pinagdaanan or pinagsamahan ng nakaraan?
Bakit ganon? Kung ikay magbulyaw, meron ba tayong something ng something noon? There's no such thing as something. There is only nothing. Bakit kung ikaw magsasalita na parang akala kong puta kera ka na misis ko or ex-girlfriend ko, ba't ganon? Inatake daw, sabi niya, inaatake mo ang Quezon City Hall. Gayon yung kontrata daw, ang contractor daw nila ay I swim. Yun daw ang may kasalanan. Eh, ba't ka tumawag sa akin? Yun pala, may kasalanan. Ba't hindi sila pinatawagan sa akin? Mayor Joy. Ang sabi niya sa akin, habang binubulyawan ako na ang tining ng boses, 1% lang bilang ng nagreklamo kumpara sa 1,000 swim. Ita-translate ko, slow motion natin. 1% lang daw ang bilang ng nagreklamo kumpara sa 1,000 empleyado ng ice swim. Gets nyo? Balikan natin. Ganito ang pagka, ang bilis ng kanyang tono eh. O, balikan natin. 1% lang ang bilang ng nagreklamo kumpara sa 1,000 kumpara ng ice cream. Ice cream, ha? Slow-mo. 1% lamang daw ang bilang ng mga nagre-reklamo kumpara sa 1,000 empleyado ng ice cream. Dahil kuminsan sa tining at mabilis na salita sa sobrang galit at yung kanyang tono galit na galit, binubunton sa akin. Ito raw mga nagre-reklamo na mga basurero sa ice cream, mga troublemaker, nilabag daw ang company policy kung saan nagsusulisit daw ng pamasko sa mga residenteng kinokolektahan ng basura. Give me a break, Mayor naman. In the spirit of Christmas, may mga basurero at malilit na tao sa laylayan ng ating mga lipunan. Sila po may karapatan mamasko kung hindi naman pamimilit po yan. Give me a break. Alam niyo ba kung bakit namamasko sila, kumakatok sa mga bahay-bahay, Mayor Joy? Merry Christmas, itong envelope. Hindi po pili sa pilitan yan, walang masama dyan. May problema ka, at may problema ka sa iyong kontratista. Bakit? Ang iyong mga kontratista, loko-loko, mapagsamantala, abusado, lumalabag ng batas, hindi makatao ang pagpapasweldo, kaya naman pag kinukulang, ala namang masama kahit matanda nga eh, namamasko. In the spirit of Christmas, minsanan lang sa isang taon. Wala naman siguro masama ang mga basurero, mamamasko, kakatok sa mga pinto ng mga bahay-bahay sa Quezon City para lamang makatanggap ng kahit na magkano dahil kulang-kulang ang sweldo nyo ng inyong kontraktor. Ang iba sa kanila, tinanggal nyo sa trabaho, nangangalaman sikmura. Saan ka nakikita ang mga basurero, pinasasweldo nyo ng 125 pesos? Isang hakutan, 6 na oras gagawin, balikan, para makakita ng 250 pesos na pang hamburger, kumbaga, ang sweldo pala ay parang 2-piece meal ng McDo, ganun ba? Tapos sasabihin ninyo, nilabag, yung mga tao na yan, kung walang inaabuso, kung walang habang itong mga abusado tulad ng contractor ninyo, inaabuso itong maliliit. Abay, kanino pupunta yan? Kanino tatakbo? Kaya sa amin, kasalanan ba nila? At sinabi ni Mayor Joy, ayan, nakikita niya, 1% lang. 1% ng ano? Sabihin na natin, 1% ng 1,000, ilan? Hindi, 200 mahigit. Walang masama kung mangangatok house to house ang mga basurero para mamasko, kasi kulang ang sweldo. O ito, wala rin masama kahit sapat ang sweldo. Ha? Malaya silang mamasko. Bakit nakalagay ba sa kontrata? Ba't ka ba nagagalit, Mayor Joy, na hindi mo naman nilabag ang kontratista nyo ang lumabag? Pakisabi dyan kay RJ Belmonte. Saan ba mukha nitong si RJ Belmonte? Patingin nga. Eto, RJ, makinig ka. Pinsan mo si Mayor Joy. May ginagawa ka ba? Itinuturo ka ng pamangking ko na congressman dyan sa distrito ng Payatas, si Ralph Tulfo, na ikaw daw may hawak ng kontrata, ikaw rin pagdating sa mga serbisyo, lalong basura. So ano ngayon? Hindi kita pinahihiya, ginigising lang kita.
Kasi kung binigyan nyo ng kontrata, itong mga kulang-kulang mga siraulo na mga kontratista ninyo, yung ISWIM na halos hawak ang buong Metro Manila, di naman siguro lalapit sa amin kung hindi nyo dinehado. Yung mga taong walang kaboses-boses, walang kalaban-laban, mahihina, mga malilit na tao. Yun ang aming pinagtatanggol. Hindi po ako politiko tulad ng ibang kapatid kong politiko. Si Ben ay, ako po ay Fourth Estate. Ginagampanan ko po, tinitingnan ko kung anong pagkukulang ng mga apat na haligi kasama ka dyan. Unang haligi, hudikatura, legislatura, ehekutibo, at ang media. Karapatan po namin mag-imbestiga ng kung ano mali, kung anong tama. Karapatan po namin katotohanan at bibigyan ng ito'y karapatan din marinig yung inaakusahan, narereklamo. Ayaw niyong tanggapin ang titigas ng ulo niyo, ang dami niyong dahilan. You're such a bunch of losers. You have all the excuses in the world. And you can tell me every excuses kung bakit ginawa niyong apihin. Hindi pa rin sapat, magkukulang pa rin kayo dahil kulang-kulang ang mga utak ni utak dilis kasi ang kontratista ninyo na ngayon pinahihiya ko kayo. Ngayon, ang gusto nilang palabasin, ito raw yung mga pobre, pakita natin yung dami. Ganito po sila kadami, dumating po sa amin, halos hindi magkakasya. Sa baba po yan sa parking namin, 200 na sa itaas pa ng isang araw Lunes. Gutom, nakakaawa, inaantok. Disyembre pa, problema. Kaya noong Disyembre daw, sabi ni Mayor Joy, nagharang daw ng truck ng basura at hindi nakapaghakot ang ISWIM. Kita mo naman. Dahil tinanggal sa trabaho yung mga lumabag. Oy, mag-imbestiga ka. Mayor Joy, ina ka ng Quezon City. Mga anak mo yan, yung kontratista, binabayaran nyo. Ayaw kong isipin na etong mga kontratista na to ay parang lumalabas ng maalingaw-ngaw, kayo raw, Alimorong at Belmonte, kasosyo ng ISWIM. Yun ang sinasabi. At nakakaabot sa akin. May bumubulong. Kung hindi totoo, sabihin nyo. January 7 ng hapon, ilang empleyado ng Quezon City Hall dumating sa Barangay Payatas. Hinanap umano ang 10 mga nagrareklamo ng mga troublemaker umano sa Bitag. Sagot ng mga nagrareklamo, 200 mahigit po kami. Ito po yung video yung pinadala po na sa amin ng mga nagrareklamo. Video audio, panoorin. Kasi Ma'am Jo, yung pinadala namin doon, nakabalat sa kayo yung sahod. Yung laban lang daw. Hindi po namin yung sampung. Basta ano lang po namin yung sampo. Kasi yung sampo lang po yung binanggit doon sa amin. Ganito, isa lang ba yan? Taasan man lang yung sahod, magkaroon ng benefits. Ilang oras po yung ano yan, ma'am? Isang isang biyahe nila, ma'am. Biyahe. Ma'am Jo, ano yan? Yung ano? Pero po lang dito. Apo, per biyahe, 125. Ipinadala po sa amin yan. Tinanggap po namin. Total, nagsiservisyo naman itong mga taga City Hall. Hindi natin masisisi at talagang pumunta sila. Pero yung kalang mayor sa malamig na aircon, yung mga tao nila, I appreciate yung mga taga City Hall na pumunta reaching out dahil pumasok na ang Bitag. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag ang mga palero. Sila daw pinatatawag sa isang meeting at dadalo raw ang mga representante ni Mayor Joy. Sila raw, mga taga-peso. Ano bang ibig sabihin ng peso? Hindi po isang piso, may ibig sabihin ng peso.
Ang peso po, mga bossing, ay dapat malaman po ninyo ay, may ibig sabihin yan, isang piso, dalawang piso, tatlong piso. Ayun, Public Employment Services Office kapag tinanggal sa trabaho. Pinadadala ng mga bait nating mayor, butihing mayor, honorable mayor na si Mayor Joy, na pinagbubulyawan si Bentulfo, at your service, madam. Hallelujah. Simula ngayon, ako'y alipin mo na. Nek-nek mo. Kaya nga kita binabalikan ngayon eh. Kapag ang sino man sa inyo na mga hinalal at inappoint, do not mess with us. This is what you're gonna get. Pinipilit ang mga garbage collector umattend sa meeting ngayong araw para daw sila matulungan. Matulungan. Did I hear it right? Ayudahan. Matulungan. Hallelujah! Salamat naman. Nangyari ito. Ngayon, ayaw pumunta ng mga basurero dahil ang kanilang sinasabi, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Sundutin kong ngalang-alang nyo. Hindi kasama yun. Ngayong umaga, mga barangay official pumunta sa garbage collectors para papuntahin. Dikalag ka rin nyo, gusto makita ang video sa meeting ngayong umaga. Gusto niyo ba ang pinadala sa amin? O sige, makisilip, panoorin. Talaga po yung ano sa amin, yung namumunong sa amin na kahit anong gawin nila, huwag kayo sumama. Na hindi sila kasama. Kailangan kasama namin. Yun po ang business. Ito naman sir, isang katanungan pa. Bilang taga barangay Payatas. Tayo ano? Bilang respeto na lang, pwede tayong marap sa barangay. Manggat barangay na lang kayo at kayo mismo mag-explain kay Kapitan. Kaya nila kung ba sa atin? Ilang ano lang, maski ilang minuto lang. Kahit ilang lang kayo, kahit hindi na lang. Pwede po. Kung ano sinasabi nyo sa amin, sabi nyo may kapakarilin ninyo na hindi kayo pwede mo ma-reset kanino na hindi kasama si Bentulfo. Para ma-inform din ni Kapitan Don kay Kapitan Mayor po. Sige po, pwede naman po yun, pero wala po talagang pupunta dun sa sinasabi nila. Okay lang po. Sa barangay na lang. Sa barangay na lang po. Kung nilesay nyo, bakit talaga hindi pwede? Bakit pipilitin kayo? Marap doon kay Mayor, yun i-explain. Kasi inutusan lang siya. Inutusan lang po kami. Sige po. Pwede sir. Makakagawa lang yung site nila. Makakasama ako kung dito lang tayo sa dress. Yan naman tayo. Dito lang sa dress. Basta ilang minuto lang. Kahit ilang minuto lang po. At sir, paano makuha ni Kapi yung ano yung site ninyo? Para maintindihan din naman niya. Yung lahat niya. Sabi kay Mayor. May dulog yung... Bilang respeto na lang natin na taga-barangay Payatas po tayo. Pwede po. Pwede po. Hindi naman kayo namin pinipilit na ito. Eh, pwede yung pag-isipan muna namin bago kami sumama. Diyan lang naman po, sir. Malapit na mga ba. Ano lang namin po? Susunod na lang kami. Nandiyan lang kami sa press. Apo. Maraming po. Sandali lang. Apo. Wala naman ano sa inyo doon. Wala naman. Hindi naman kayo pwedeng piliti. Apo. Yung sa inyo, bibigyan nyo rin sa inyo kay Kapitan. Ano nang una bago... Para malaman niyo yung malaman niyo sa inyo. At marap, pag nakausap sila sa batasan, yun ang nililin niya. Okay po. Hindi pa ako tapin siya. Marsan lang. Marsan. Sige po, sir. Apo. Antay lang po, sir, na ano. Salamat po sa inyo, pero antay lang po namin yun. Alam mo naman po. Siyempre, taga... Taga LP kami. Ang bigiwang kasi sa dito sa amin, sabi niya, aside from problema nila kayo. Padaan niyo eh. Bus. Baka anong interpensyo na may tulong pa niya. Dapat sa mga kapatid. Ayusa. Boss, hintayin muna namin yung sagot ni Sir Ben. I-chatter muna namin kung pwede kami pinunta doon. Di dito lang sir sa barangay. Di pwede naman eh, pwede naman. Mag-usap lang naman para ano. Hindi naman sa ano na, hindi naman sa barangay patasan. Di naman. Para malaman din ni Kapitan yung may sinasabi na doon. Para mahirap parating doon kay Mayora din. Sige po.
Salamat po, salamat. Sir, sir, ganito talaga yan, sir. Alam nyo naman po kung tungkol saan yung pinaglalaban namin dahil sa baon na yan. Kasi talagang napaka, ilang apat na taon na, sir. Kasi sa kanya naman, interesado sila kung anumang klaseng tulong. Ang problema nga lang, may alit na sa kanila. So, ibig sabihin, yung gagawin nila, dagdag tulong na lang kung sakasakaling magkakaunawaan kayo. Yun lang. Kayo na lang magsasabi. Salamat, salamat. Lahat pong mga video niyan, pinapadala lang po sa amin, hindi po namin sila inutusan at gusto lang po nilang ipakita for the sake of transparency. Bagamat yung mga videos na hindi po sa amin, isishare po namin sa inyo kasi sinasabi po natin dito para makita po natin yung mga trabaho po ng mga kinaukulan, partikular yung mga nasa lokal na pamahalaan. Sabi po ng barangay kanina, abi, bilang respeto lang mag-attend kayo. Excuse me? Excuse me? Bilang respeto? Sinong respeto? Kaninong respeto? Ang respeto ay nakakamit, hindi pinagkakaloob. Kahit na basurero at maliit na tao, bigyan natin ng respeto. Hindi nyo nga sila nirespeto ng mga panahon kayo sa barangay na wala kang ginawa. Inapin nyo pa, nagpadala pa kayo ng mga pulis. Respeto ba yon? E mga taga-city hall, alam yan? E mga kontratista ninyo, alam yan? Kaya kayo sa barangay, namimilipit kayo ngayon, bilang respeto lang. Dahil mapapahiya kayo, dahil bubulyawan kayo na masungit na mayor ninyo, si Mayor Joy. Alam ko naman, kaya na halos maihi, kita mo isaw, tumatagas ng ihi o sa kanyang pundyo. Sa takot. Siniluloko nyo. Ang sagot ng mga palero, abay, hindi daw sila pupunta kapag hindi kasama si Bentulfo. Teka muna, hindi kami kasama. Chip. Teka muna. Kami mga matatenga. Baka kasi isipin ng mga yan, inuudyok namin kayo. Hindi. Nakatingin lang kami sa malayo. Kung nga ba, anong gagalang susunod na gagawin? Kasalukuyan, ay nasa barangay. Ito daw yung sa City Hall daw, si Barangay Capraskal Doktor. Pinatawag ni Mayor yung mga nagpadala mga chuwari-wari-wap. Chuwari-wari-wap. Ayun. Mm-hmm. Sino naman to? Si Eduardo Flores sa linya ng telepono. Sige, meron pa ako ha. Susunod, nakausap ko yung abogado ng ISWIM na ang ganda utal-utal sa telepono. Hindi niya malaman kung anong sasabihin. Noong 8 ng Enero, ito po ang isang text message pinadala ni Attorney Mark Erwin Dolos Reyes, legal counsel umano ng ISWIM. Ang sinabi niya, "We received complaints from individuals claiming to be affiliated with our company. However, we are unable to confirm their identities. We welcome open dialogue with these individuals about their requests or demands." Can you imagine that? But sige. Tagalugin ko, baka mag-nosebleed po kayo. Nakatanggap kami ng mga reklamo sa mga individual na inihahayag na sila raw ay naanib daw sa sinasabing kumpanya ng ISWIM. Ay, sila raw, eh, hindi daw nila makumpirma ang katauhan ng mga ito, sabi po ng abogado. Bukas daw ang kanilang tanggapan para magkaroon ng open dialogue dito sa mga individual na abay, gusto raw po yung kanilang kahilingan at ang kanilang demands. Makinig ka, abogado. Ang pangalan nito? I want you to listen up, Attorney Mark Erwin de los Reyes, legal counsel of ISWIM. That was on January 8, the message that we sent to you. Now, kanilang umaga, bago po tayo mag-ere, nakatanggap po ko ng Viber message kay Attorney Nick Conti. At nag-message po siya sa akin, nakabahagi raw po siya ng legal team ng ISWIMS. Well, aalamin niya umano ang detalye ng external affairs daw siya dahil external, panlabas siya. Isa ka pa naman, Jesus Mariosep, tagalabas ka. Tagaloob nga, walang magawa, ikaw pa tagalabas. Pumasok ka muna sa loob para malaman mo dahil wala ka sa kusina, Tom Goods ka. Mabuti pa yung kaninang nauna sa'yo, ang galing magpaliwanag, although maraming mga uling sa kanya mga pisngi, dahil malapit sa kusina, ikaw malayo ka sa kusina, eh, bahaw na lang aabutin mo. Ngayon, pinaglalaroan ko ba kayo? Hindi. Nagbibigay na ako ng ito'y paghahambing.
ang paghahambing ko at medyo may kunting tawag cynical, cynicism. Hindi ako nang bubuisit, nang iinis lang. Hindi ba nakakainis? So ngayon, itong si Attorney Conti, sabi niya, Mr. Tulfo, sabi ko sa kanya, do you wanna engage with me on the phone? Yes, Mr. Tulfo, maybe noontime. Eh, tapos na ang programa ko. How can you engage with me? Nasa Singapore daw siya. Sabi ko, pwede pag telepono. And then sabi ko, I'm not gonna be discussing with you. I'm not gonna be doing a debate with you. I'm gonna have to engage with you as far as the problem is concerned. And we are gonna have to address this problem. Do you know about this? I will investigate. Ay, Mar Joseph naman. Ito ba mga abogado nyo? I swim. Ang yaman-yaman nyo, ito ba mga abogado? Hindi ko iniinsulto. Padala naman kayo ng mga dikampanilya para nang sa ganun, marepresenta kayo ng tama. Kasi kung sa akin pupunta ito, lalapain ko. Kasi sa tagal ng panahon, pinagloloko nyo itong mga tao, pinagtatanggol kayo, nagkanda utal-utal, nagpapanik na ang Quezon City Hall sa mga pinagagawa ninyo. Totoo, hindi kasama ang City Hall sa pangangasiwa ng inyong basura, pero ang kliyente at ang principal ay ang City Hall. May pananagutan sila equally liable for every laws violated as far as labor laws are concerned. Below minimum, walang marami pa kaming nakikita. Ngayon, kaya itong mga nagrereklamo, kakausapin natin, kumustahin kaya natin si Eduardo Flores. Isa po siya at siya po'y makakausap natin ngayon. Pinakamatanda leader ng mga palero. Magandang umaga po sa inyo, Mang Eduardo Flores. Sir. Magandang Chair. Ako po si Eduardo Flores. Okay. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng tawag ni namin sa inyo. Naka-live tayo ngayon, Mang Eduardo, sa IBC TV 13. Kumusta po kayo, Mang Eduardo? Ako, Sir. Kumusta po kayo, Mang Eduardo? Medyo, Sir, medyo hanggang ngayon po, Sir. Medyo kinakabahan po ako, Sir, kasi po simula po alauna lang hapon, kahapon, medyo may pumunta po, ay may tumawag po sa akin na taga City Hall daw po. Pangalawa po, may dumating po ang taga-sit galamay ni Mayor. Ang sabi po ay kami daw po ay makipag-meeting daw po ngayong umaga kay Mayor. Sabi ko po, hindi ko po ayun mamasusunod kasi po hingi po tayo ng suggest po kay Sir Bin. Yan po ang sabit ko po sa kanila. So ngayon po, Sir, di pagdating po ng gabi, kabado po talaga ako dito sa bahay. Kasi po, pagdating po ng gabi, barangay naman daw po ang humanap dito sa akin. Pero ako po, umalis na po dito ng mga alas 7 ang gabi. May pumunta daw po dito ng mga mobile ang barangay po. Tapos ngayon po, pagdating naman po ng alas 11 ang gabi, ako po, kahit talagang hindi po nila tinitigilan ang katatawag na tawag sa cellphone po. Talaga po kami kinukumbinsi, makarating daw po ngayong umaga sa meeting ni Mayor. Ang sabi ko po, ako po ay ma'am, kami po ay nabubulao na sa kagigising nyo sa silbo namin. At sasabihin ko na po, kapang totoo, may isasuggest lang po ako para kay Sir Bin. Yung po ang masusunod ako, yung aming pinunta na tuturong ko sa amin. Kaya bahala na po kako si Sir Bin sa inyo, magpaliwanag kung sakasakali po. Pero kung ayaw po talaga, hindi po namin kako susundin yung mga sinasabi nyo. Pasensya na po kako kayo, ma'am. Okay, Mang Eduardo, linawin natin, ano? Baka kasi isipin ng mga tao na parang kinokontrol ako kayo para kayong mga remote control na robot. Hindi, may karapatan po kayo magdesisyon kung gusto nyong mag-attend. Siguraduhin nyo lang pag nag-attend po kayo na hindi po ito pangako kasi bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang kayo tinawagan? Bakit ngayon lang kayo pinansin? Nang mapumunta na kayo sa amin, seryoso kami. Mang Eduardo, magkakaroon ng Senate hearing sa committee ni Jinggo Estrada sa Senado. Simula nung inilapit namin kayo, nagka-interest si Jinggo Estrada. Pero ngayon, nag-iimbestiga kami. Parang may sumusungkit daw ata. Ayaw natin kung totoo to. Kung may sumusungkit man niya, kung sino man si Mendoro sumusungkit, sungkitin natin yung ngalangalan niya.
Di kami nagbibiro. Karapatan ninyo makaabot sa Konsenado para maimbestigahan ang panlalabis. Para naman pala. Yun lang gusto namin. At para marinig ng labor kung ano mga batas na inilabag ng sinasabing kontratista ng basura ng Quezon City. Kung ano man ang pananagutang legal at mga bagay na nilabag ng kontratista ng Quezon City Iceway, ganun din ang paglabag at pananagutan ng Quezon City Hall ni J. Belmonte at ang ni R.J. Belmonte at kung sino pang mga talpulan ng Estas Judas Barabas dyan. Pananagutan nila sa batas. Nililinaw ko lang. Pwede po kayong mag-attend, ilan lang sa inyo. Sabihin nyo lang po ang gusto nyo masabi. Ayaw ko lang po kasi papipermahin kayo, papangakuan kayo. Well and good kung sinasabi ni Mayor Joy na pinapangakuan kayo sa pamamagitan ng Public Employment Services Office. Karapatan ninyo yan kung kayo taga Quezon City. Dapat ginawa nila yan noon pa lang. Na yung iba sa inyo tinanggal sa trabaho, dapat binagyan agad ng peso. Nalilagay agad sa sinasabing public office, public peso is Public Employment Services Office. Doon sa mga natanggal sa trabaho, tinanggal sa sinasabing kontratista ng ISWIM. Kaya ang Quezon City, sila ngayon ang magiging responsibilidad kayo ng lokal na pamahalan ng ina ng lungsod na si Mayor Joy. Ang problema rito, si Mayor Joy ngayon parang sinasalag niya, parang gusto niyang sabihin, hinuhugasan niya ang kasamaan at kasalanan nitong mga nasa ISWIM. Kasi kung panghihimasok na si Mayor Joy, makakalimutan na natin ang kasalanan na ginawa ng ISWIM na yan ang inyong employer. Hindi si Mayor Joy. Kaya nalilito ako kung bakit ginangaw-ngawan ako nitong si Mayor Joy. Nananahimik ako kahapon, day off ko. Binubulyuan ako. Mga dati kong karelasyon, nabubulyawan ako, okay lang dahil kasi may pinagsamahan kami. Hindi ko naman girlfriend yan, hindi ko naman asawa yan, hindi ko naman ex-wife yan. Yun lang, may karapatan, bulyawan ako. Pero pag wala kang kaano-ano, hindi kita kaano-ano, bulyawan mo ako, bullshit! O ngayon, narinig mo na ako, Mang Eduardo, may karapatan kayong pumunta roon. Okay, pakinggan. At tingnan nyo, balik kayo. Matulog kayo, kumain kayo na masarap, mag-ehersisyo kayo, pag-isipan nyo muna. Kasi bukas, tutulong na sa inyo ang DSWD sa nangyari na to. Nag-iimbestigan na rin yung labor. Kaya ang City Hall, huling-huli na sila. Pero huli pa man, at makakarating pa rin. Kahit na lagi silang huli, siguro dahil malimit wala sa bansa, nahuhuli. Wala lagi. Pero ngayon pa lang, ang maganda rito, Mang Eduardo, nagising sila sa katotohanan. Ang mga tao, gaano mang kababa, gaano mang kung sila'y kaminero, palero, ano man ang trabaho nila, basurero, binibigyan ng galang ang pagkanilang pagkatao. Kahit na mababang mababa sila sa lipunan, ang hirap ng mga tao, maliit ka na, inatapak-tapakan ka lang. Sana makaabot to sa Quezon City Hall ni Mayor Joy. At ikaw, RJ Belmonte, hindi ka lumulutang, RJ, pakita si RJ. RJ, pakita mukha ni RJ. RJ, 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 Belmonte, nasaan ka? Hello, nasaan ka? Nakikita kita. Hindi ako bulag. Sinlinaw ng sikat ng araw, may x-ray vision ako. Lumutang ka, magsalita ka. Huwag mo ipahiya yung pinsan mo. Oh, nakaabot ba sa inyo raw itong chismis na ito raw si mga Belmonte at Alimorong ay kasosyo raw ata ng ISWIM? Totoo ba to? Nandyan ba kayo, Mang Eduardo? Okay po siya. Nandito pa po siya. Nakaabot ba sa inyo na Alimorong daw at saka itong mga Belmonte ay kasosyo raw, kaha-partner daw sila ng ISWIM? Kaya ganun na lang kalakas kung paano ipagtanggol. Totoo ba itong mga nakakarating daw sa akin? Totoo ba yan? Sir, talagang nag-umpisa po yung swim dito, talaga pong ganyan po ang putok na balita po. Yan po talagang putok na balita. Na kasosyo sila, kaya protektado, ano? Opo, parang ganun po. Sige. Sige, pumunta kayo roon. Para matikman niyo naman yung kape at donut siguro kahit na papano. May karapatan kayong pumunta ngayon, habol kayo roon, umupo kayo. Dapat po kami, sir. Tapos, makinig lang kayo. Huwag muna kayo magdesisyon. Pag-isipan nyo, uwi kayo sa bahay, nood kayo ng TV, nood kayo ng Bitag Channel,
Lahat na palabas dyan. Mag-relax kayo, kumain kayo, mag-ehersisyo kayo. Lahat yan. At pagkatapos bukas, mag-desisyon kayo kung anong gagawin nyo. Huwag agad kayo mag-desisyon habang kinukumbinsi kayo. Huwag kayong piperman ng anumang mga papeles dyan. Bakit bitag yan? Okay? Okay, hindi ko kailangan pumuntar yan. Baka naman, Sus Mari Josep, maging bakante ang City Hall. Magtakbuhan yan para makikita ng daga. Para nakikita ng pusa, kaya nagtakbuhan yung mga daga. Ayokong pumunta rin, baka mamaya malinis ang City Hall ng Quezon City dahil dumating na ako, tigre. Mm-hmm. So, simple lang. Sige, pumunta kayo ron, humabol kayo. Hindi ko kayo hinahadlangan. Ang sa akin lamang, pag-isipan nyo, huwag mag-desisyon. Kung ano yung mga bagay na ano, basahin nyo, picture nyo sa cellphone, tapos ipadala nyo para ipasuri din namin sa mga abogado ng dekampanilya na para ipaglaban kayo, para makaabot sa Senado na itong ginagawa nila, nag-uumpisa na sila, na ginakabahan na sila. Kasi alam mo bakit? Kasi mabubulgar ang sekretong tinatago. Lihim ng Guadalupe. Hindi pala, lihim ng Quezon City, Payatas. Okay na sa iyo, mga Eduardo? Okay na po, sir. Okay na po. Pero okay. Po, sir, hindi po kami pupunta. Natatakot po kami. O di, kung hindi kayo pupunta, basta wala akong utos sa inyo, huwag kayong pumunta. Pwede, gusto niyo bang pasamahan ko kayo ng mga 10 security na talagang lalaban ng sabayan? Gusto niyo bang pasundo kayo ng armor card pa? Para naman kayo bun. Wag na. O di, tawagan niyo na lang sila, maging magalang kayo, sasabihin niyo, ay pag-isipan niyo, pero hindi ako sa likod niya. Naintindihan niyo ba ako? May karapatan kayo mag-desisyon. Ano mang desisyon na gagawin niyo, may kahinat na, ay tawag dyan sa simpleng salita, kapalaran. Okay? Okay po, sir. Salamat po. Maraming salamat din. Okay. Well, mga boss, ganito po kami. Ito, sino ba itong si mga pangalan dito, naglulutang mga... Sino ba ito? Hindi. Ang pangalan itong si Barangay. Kapitan Rascal, doktor. Hindi ka sumasagot, ha? Makinig ka, kapitan. Bistahin kaya dyan para sabihin mo sa akin na nga ba'y totoo ba'y lumapit sa iyo ng mga panahon na sila'y ginigipit at pinapuntahan ng pulis? Kabisado mo yan, lugar mo yan eh. Totoo ba? Kasi kung totoo at wala kang ginawa pagkatapos pinipilit mo sila, eh magtutuos tayo, kap. Hindi po pwedeng ganyan. Kung totoo. Pero kung totoo yan, sasabihin mo, may dahilan yan. Paliwanag ka lang, huwag ka matatakot. Pero nandyan ka kay Joy, di mag-iyakan kayo. Wala akong panyo ngayon, ano? Nakalimutan ko. Talaga yung mga... Nagmamadali kasi ako, eh. Walang panyo. Paano to? Pahingi. Tissue. Ay, abot mo sa akin. Wala akong panyo, eh. Ay, mahirap na to. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. I love this job! Tulong serbisyo may tatak, pilyong bitag. Ako po si Ben Pilyo Tulfo. Tatak, hashtag ipabitag mo.